Yo, what's up? This is Boss Karepo, mga kaibigan. For today's video, game natin. First game sa Ako Bicol at Team Tigaon ako. And nandito kami ngayon sa Sangay. And yeah, nagpe-prepare na ako kasi magsisimula na. So, yay! Shee! Ha? Saan naman? Eh, nandito na kami sa court ng Sangay. Good afternoon, Bicolandia. This is your day 14 of Ako Bicol Cup Camarines Tour, brought to you by Congressman Saldigo at ng Ako Bicol Party List katabang na Kasurok pa. Welcome you all inside the Municipal Covered Court of Sangay for our first game matchup between Team Zeroma versus Team Tigaon. For the starters of both teams, let's first start with Team Zeroma. There's a ball. The sand of the church. Water. With a running score of... Sila na lang yung nagpapasahan doon sa kabila eh. Oo. And eto. Last two minutes. Last two minutes. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Medyo nagkatapikan ah. Doon sa play ngayon, nakikita natin na medyo physical yung naging palitan ng mga players. Magkakabigayan sila doon. Ang aga pa para sa Pasko. Oo, ang aga-aga ng Pasko, magbibigayan agad kayo. So, ngayon, hihintayin natin kung anong hatol ng ating mga officials doon sa konting girian. Diba? Dahil sa init ng laro, nagiging emosyonal ang mga players natin. And as players, dapat makontrol natin na ang emosyon natin pagdating sa mga ganyan. Oh. Again, sabi mo nga, coach, kanina, basketball is a physical game. So, normal talaga yung mga banggaan na yan. So, tingnan natin kung anong magiging ano. For sure, i-review natin to. I-review natin. Rene-review na ngayon ng ating mga officials dito. So, yun. But, dito sa replay natin na to, I think they have to look at yung ano, before nakuha ni Jerome Martinez yung bola. Kasi, hindi lang naman isang ano, situation yung pinanggalingan na. Yes. Ng instance na yon, ng situation na yon. I think kanina nagkakagirian na sila sa kabilang ano pa lang. Yes. Even before nung nag pumoposte itong yes. Si ano, Boss Karepa, may konting tulakan may na. And you know, it's part of the game. So yun. Again, sinabi mo nga kanina, mayroon tayong instant replay.
So, marireview talaga natin. Walang kawala yung mga players natin dito. Yung mga nakakalusot sa ibang liga na ano, nakikita. And ayan, nagkamaya na. And lumamig na ang mga ulo ng ating mga manlalaro dito. And yun, it's part of being competitive, yes, Coach Paul. Na, di ba, you want to play the best of your abilities, di ba? Hindi naman na... Hindi naman natin nakita kay Boss Carepa na talagang he's trying to hurt someone. Dito kay Di Diyos, it was a strong foul, a hard foul na binigay niya kay Boss Carepa. And yun, maganda at nakita natin na nag-appear na yung dalawang manlalaro natin. Meron tayo si Jessa with our Boss Carepa. Take it away, Jessa. Well, thank you, Coach Paul and Coach Pete. Kasama ko nga ngayon ang Bicolano influencer, player of Team Tigaon, and the one and only Boss Carepa. So, kamusta naman po ang experience niyo dito sa Ako Bicol Cup, Camarines, sir po? The best. First time ko maglaro. Maraming salamat sa Tigaon kasi binigyan nila ako ng chance na maglaro. And sa mga susunod pang laro, mas husayan ko pa. Ayan, may gusto ka po bang sabihin sa inyong mga supporters from Tigaon, and not just for the Tigaon community, but to all Bicolanos to continue showing their support sa Ako Bicol Cup? Yo, this is Boss Carepa. Inaanyahan ko lahat na manood ng live ng Ako Bicol. Marami pang mga laro na darating, like marami pang lugar na maglalaro dito. Mas magagaling na player, mas mahuhusay. Try nyo manood ng live kung meron kayong chance. Manood kayo ng actual game, much better. Maraming salamat sa suporta. Check it out, mga kaibigan. Ako Bicol. God bless. And thank you so much, Boss Carepa. It was such an honor to interview the one of the Bicolanos of influencer. So that's the latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Paul. Kakatapos lang ng game namin sa Sangay sa Ako Bicol. So, first ever game namin yon. Finally, nakapaglaro din. So, nanalo kami, mga kaibigan, versus sa si Roma. Shoutout sa team ng si Roma, no? Medyo may konting girean kami dyan ni Di Diyos tsaka ni Santa Ana. Pero it's okay, mga kaibigan, naging okay naman lahat. Shoutout dyan kay Di Diyos tsaka kay Santa Ana. Pasensya na kayo, mga buddy, kung dumating tayo sa mga girean thing, di ba? Ganun talaga sa basketball, di ba? Sabi nga, basketball is a physical game. And ako, physical ako maglaro, dati pa. So, pasensya na kayo kung umabot tayo, mga kaibigan, sa mga giri-girian na gano'n. Shoutout dyan kay Di Diyos and kay Santa Ana. Pasensya na kayo, mga buddy. Kasi minsan talaga, madadala ka ng emosyon. Ganun talaga, mga kaibigan. Basketball dyan eh. Ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko pag naglalaro ako dyan. Chill lang,
laro ka lang, papawis ka lang, di ba? Laro ka para makita ka naman ng iba mong mga taga-subaybay. Pero minsan pag nasa loob ka na kasi ng court, ibang usapan na kasi mga bossing. Lumalabas yung parang pagiging competitor mo sa basketball player. Ganun talaga, minsan di mo rin maiwasan. And syempre, minsan nadadali din tayo ng emosyon tulad nung nangyari kanina, di ba? Nadala kami ng emosyon. Ako, to be honest, nadali din ako ng emosyon dahil sa bangga-banggaan na pisikalan. Pero ganun talaga, nangyayari talaga. Ang importante dyan is maging okay kayo. Di ba? Ang importante dyan is wala kayong personalan thing na ganun, di ba? Sa akin, wala naman yun eh. Di ba? Sanay na sanay ako maglaro ng physical. Sa dami kong nilaruan, hanggang sa NCAA, hanggang sa ibang bansa na naglaro ako, physical talaga ako maglaro. Ganun talaga, hindi ko alam. So, ulitin ko mga kaibigan sa Team si Roma, shoutout dyan sa inyong lahat. God bless and good luck sa mga susunod nyong game kay Di Diyos and kay Santa Ana. Shoutout sa inyo mga padi. God bless. Ingat ka mo, Perme. Mayo na to. And syempre, sa coach ng si Roma na si Jay, kaibigan ko yan. Coach, pasensya na kung dumating tayo sa mga ganung bagay. Ganun talaga sa basketball. At syempre, gusto ko rin humingi ng pasensya. Syempre, sa nagpapalaro ng Ako Bicol, mga bossing. Syempre, nag-meet na tayo before. Pasensya na kung dumating tayo sa mga ganung nagirean. Pasensya na mga boss. Humingi naman ako ng pasensya sa kanila personal. Sa mga taong nanonood, noong time na yon, sa mga taga-Sangay, shoutout sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung medyo may mga ganun-ganun na nangyari. wala naman nangyari. Girian lang yon, nagkaanuan lang kami. Nagkaganunan lang. Ganun talaga mga kaibigan sa basketball. So yun lang, maraming salamat sa panunood. So sa mga susunod na mga laro ng Ako Bicol, na especially sa Tigaon, shoutout din sa mga kakampi ko sa Ako Bicol Tigaon. And shoutout din sa mga coaches, sa mga taga Tigaon, shoutout sa inyo lahat. And syempre, supportahan nyo ang Tigaon team sa mga susunod na laro. God bless sa inyo lahat. That's it for today's video. Don't forget to follow and subscribe, especially sa YouTube channel na Boss Karepa Vlogs. God bless sa inyo. This Boss Karepa. Peace.